Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay magagawa na naman tayo ng pang-ulam na recipe. Fresh na fresh ito mga kumari at siguradong paborito nyo ito. So gagawa tayo ng ginataang pusit, yung bagulan. As in fresh na fresh siya mga kamamsi. So let's start. Kalahating kilo lang ito, pero isang kilo yung binili ko. Kaya lang kalahati naluluto na natin. Kasi yung kalahati, maraming recipe pa ang gagawin natin. Abangan nyo. So let's start sa ginataang. Nakalimutan ko na. Pusit. 1 tablespoon na oil. 1 tablespoon na suka. 1/2 teaspoon na seasoning. 1/2 teaspoon na durog na paminta. Salt for taste. Pangalawang gata. Unang gata. 1/2 kilo na pusit. Then dito naman tayo sa mga ingredients niya. Ginger. Sibuyas dahonan. Isang bell pepper. Isang piraso na tanlad. Isang sibuyas. White scallion. 6 na piraso na siling haba. Apito pala. 2 kamatis. Kalahating buo ng bawang. So let's start mga kamamsi. By the way, isang nyog lang itong ginata ko. Ilagay na natin ang 1 tablespoon na oil. Sunod natin ang garlic. Then saute the garlic. Let's put the onion. Then saute. Let's put the ginger. Saute. Nagsasanay lang ako mag-English mga kamamsi. Kayo naman. Magayaan nyo na ako. Put your flame in low heat. And then put this white scallion. Then saute. Put in medium heat your flame. The tomatoes. Then saute. And then, ayan, nasutay na natin yung ating mga ingredients. Ilalagay na natin yung ating pusit. Ayan. 1/2 teaspoon na seasoning. 1/2 teaspoon na ano nga ba yun? Paminta na durog. And then, halu-haluin lang. Then, cover. Then, balikan natin ng maya-maya ng konti. Buksan natin, i-check natin. Kailangan itong pagluluto ng pusit, don't overcook or huwag nyong i-overcook kasi pag na-overcook, makunat. Para siyang bubblegum. Pag naluto. Kaya, kailangan hindi siya overcook. Pero kailangan luto siya, pero hindi siya overcook. A little pinch of salt. 1 1/2 cup of pangalawang gata. So let's cover it. Then, balikan natin maya-maya ng konti. Check natin. Ayan. Ilagay na natin yung ating tanlad. Yung ating siling haba, yung ating sayote. Lagyan natin ng konting vegetables para masarap. Then maglagay tayo ng bell pepper na konti. Magtitira tayo mamaya ng iba pang bell pepper. So ayan. And then let's cover it again until na lumambot ang ating pusit. So, i-check na natin mga kamamsi. So, ayan, siguradong luto na yung ating. Okay na to mga kamamsi. So, ilalagay na natin yung ating 1 tablespoon na vinegar. Lalagay na rin natin yung ating sibuyas dahonan na inarbest. And yung remaining natin na bell pepper. So, okay na yan. 1 cup na kapanggata. Kunti na lang mga kamamsi. Kaya ilalagay na rin natin. Sayang naman.
So ayan, kumukulong-kulo na yung ating nilagay na kakanggata. Haluin na natin. Pag nyo nga haluin ka kaagad kapag nilagay nyo yung kakanggata para hindi lumadnaw. Hahayaan nyo muna siyang kumulo and then after that, haluin nyo and then patayin nyo na kaagad yung apoy kasi luto na rin yung ating kakanggata. So tikman na natin para malaman natin kung eksakto sa asin yung ating niluto. Harap eksakto yung asim niya, eksakto yung halang niya kasi tatlo lang naman yung ilagay ko. Para lang may malasahan tayo na medyo halang. So ito na mga kamam, siluto ng ating ginataang pusit. Siluto na ito mga kamam, so kakain na tayo. Almusal namin ito. Thank you so much. See you in my next vlog!